Hi everyone, hello. I hope you are okay. So my name is Mrs. Beverly Suarez. You can call me Ma'am Bev. And ang video lessons na ito ay mapapanood nyo sa aking channel sa YouTube kung saan magkakaroon tayo ng different video lessons na ilalagay ko sa isang playlist para madali nyo pong mapanood. Ang nilalaman ng mga videos na ito ay ang lesson natin sa bawat araw. Okay, so let's start learning. Hello, good afternoon, good morning, and good evening. So right now, idedemo ko sa inyo kung paano gagawin yung mga activities sa week number 5 for the second quarter. So we have here the WHLP. So ayan, para makita nyo yung dalawang hands-on exercises saka yung dalawang quizzes. Okay, so in total, meron kayong apat na activities. And of course, huwag kakalimutan yung attendance na lagi naman nakapost yan. So, during the time na mag-enter kayo dun sa Google Meet ay mag-attendance na agad dyan. So, here are the resources. Ang topic natin ay about inserting videos and inserting audios. For the hands-on exercise, mag-insert kayo ng video. The template and the video has already been provided. So, I suggest gamitin nyo yan. Okay, para sa HO7, may dalawang ways ng pag-accomplish nito. Pwedeng through PowerPoint mismo ng at least man lang 2013 pataas. That is 2013, 2016, 2019, O365. Pwede rin siya sa Google Slides kasi nandun naman yung mga hahanapin dito sa procedures. Now, for the quiz number 7, nasa e-learning siya under assessment tab. It's a 5-item quiz. Okay, sa e-learning. Multiple choice naman yan. And then for the hands-on number 8. So, ito yung pag-insert ng audio. Provided din ang materials, ang resources. Kagaya ng template, ng yan, saka yung MP3. So, dito nga lang sa HO8, mas maganda kung mismong PowerPoint yung magagamit nyo. Okay? Kasi kung Google Slides kayo mag-edit dyan, may dalawang items dito na wala sa Google Slides. Ano yung dalawang items na yun? Yung pag-trim at pag-fade in and fade out. Ayun, yun lang naman yung dalawang items na wala. So, ayun. So, yun. Sana ay may PowerPoint talaga para sa PowerPoint siya magawa. Okay? So, ayan. If ever man walang-wala talaga, so mag-Google Slide kayo. Kaso, isa-sacrifice nyo tong trim tsaka fade in and fade out. Ayun. So, ano naman eh. Lagpas na ng start ng second quarter, di ba? So, supposed to be, ano, dapat lahat kayo ay may mga applications na. Kasi ang haba na ng panahon ng in-extend sa inyo, no? Simula pa ng first quarter hanggang ngayon. So, since pinili nyo naman ang online, dapat talagang online ay may laptop. Hindi lang cellphone. May laptop talaga. At, ayun nga. Sana ay may Microsoft Office. No, hindi yung alternate hindi yung alternatives. Pero hindi naman kayo pinipwersa na bumili agad-agad. No, hindi naman ganoon ang sinasabi ko. Wala akong sinasabi na bumili kayo agad, okay? So, yun lang. Nasabi ko lang kasi medyo matagal na naman panahon. Anyway. So, ayan. Pero kung wala talaga, eh, wala. Sa sacrifice talaga yung dalawang procedures na nandito. Okay, and then, quiz number 8 ay yan. Nasa e-learning din. So, let's discuss about the first topic about, this is about inserting videos. So, sa PowerPoint, pwede ka mag-insert ng video into sa slide mo and play it during your presentation. This will make your presentation more engaging. You can edit the video, customize it, trim it, and add fade in and fade out. Okay, so applicable to sa 2013 pataas. Okay, yan. To insert a video from a file, gagamitin niyo yung sample video na kasama dun sa turn in button. So, punta muna sa insert tab.
And then under video, piliin ang video on PC or this current PC. Kasi nga, may local file ka na gagamitin, which is the video being provided. So yun, hanapin mo kung nasa siya. Kung dinownload nyo yun, nasa downloads folder lang yun. Okay? And then, i-insert siya. Ganun. Tapos, ma-add na siya. Okay, pwede na kayo mag-add ng screen recording. Okay? Yung screen recording mismo. Now, pwede kayo maglagay ng online video, kagaya ng mga video sa YouTube. I-embed mo siya. Pipiliin mo online video. Pero remember, this will be hosted by the website. So, meaning, hindi siya nakasave sa local drive mo. Embedded siya because it's a convenient way to reduce the file size. But, you need to be connected to the internet if you want the video to be played. Yan, ganun po siya. So, paano nga ba nagpipreview ng video? Pwede ka mag-play and pause, yan, na icon. Para ma-play and pause mo siya, pwede ka rin mag-jump sa timeline. Ito yung timeline. Pwede ka mag-click anywhere dyan para ma-advance mo. Okay. To resize the video, sa corner sizing handles, ganyan, laging sa corner, para hindi nadidistort ang figure. Kasi kung dito sa side, pwedeng papayat siya, tataba siya, tatangkad siya, ganyan. So, dapat lagi sa corner sizing handles. To remove the video, just click the video and then from your keyboard, delete or backspace. Yan. Paano naman tayo mag-format ng videos? Trim. Itong trim, napakagandang command. Since hindi naman yung buong video ang kailangan mo, ititrim mo lang siya. Ayan, pwede siyang gamitin. Trim. Under the format tab yan. Kasi sa video, kapag nag-insert ka na ng video, meron lalabas dito sa ribbon na additional tabs which are format and playback. Ayan. Ah, by the way, playback pala siya, hindi format. Okay. Rather. So, ayan. Under playback, nandiyan yung trim video. So, the green handle is the starting point and the red handle is the ending point. Yan. Pwede mo yung scroll. Pwede ka na mag-type dito. This is seconds, minutes, hours. Okay? So, pwede ka mag-type jump na starting saka ending. Okay? Then, click mo yung play button para ma-preview mo siya. Mapakinggan mo. Okay? So, mapakinggan or ma-view. Kasi video nga yan. Ano ba yung video? Pwede namang walang sound or may sound siya. Okay, basta gumagalaw siya. Ganun. So, fade in and fade out. Okay, so, isa pa to sa magandang commands. Dito. No, sa video, pwede ka mag-set ng fade in, fade out. Yung tipong palabo hanggang sa malinaw, tapos bigla siyang lalabo, iitim na siya kasi ending na siya. No? Ganyan. So, yun, pwede mo siyang i-set dito. Move mo lang yung arrow up and arrow down icons under playback yan. Pwede ka na mag-type ng values. Okay? Bookmark. How to add a bookmark? Just click on anywhere sa part ng video dito sa timeline. Under playback, nandiyan ang add bookmark. So, pag nag-add ka, may bilog na mag-a-appear. Okay, actually, ang bookmarks, magandang icon to if you wanna jump to a specific location. Like, gusto mo mag-play mismo starting down, click mo lang yun. Doon na siya magsa-start. Okay, so ganun. Other video options are the following under playback. So, ayan. The volume changes the volume of the audio volume of the video. Start. This controls whether it will be starting automatically or when mouse is clicked. So, play full screen. It lets the video fill the entire screen. Ayan. Hide while not playing. Hides the video when it's not playing. Loop until stop. Kasi naka-loop. Tuloy-tuloy. Rewind after playing. Returns the video to the beginning when in finished playing. So, ayan. So, ayan yung mga icons dyan. Sa video options. Formatting the appearance of a video. Just like pictures, pwede mong ibahin yung style, border, shape, effects, mga ganyan. So, poster frame. Ano nga ba yung poster frame? Para tong thumbnail sa YouTube, diba? So, yan. Paano siya? Just select a particular timeline dito. Kahit saan mo gustong pindutin. Basta kung anong gusto mo maging thumbnail niya. Anong gusto mo maging poster frame niya. And then, sa format tab, meron dyang poster frame. So, click mo na yung current frame.
Eh, para yun ang magiging thumbnail niya. Ganon. Okay, another stylings ay under format pa rin, yung video styles. When you click the drop-down arrow, it will give you other styles na pwede mong gamitin para yun ang itsura ng style ng video. Yan. And that's it. Now, let's see the challenge, the hands-on exercise. So, what you're gonna do is to click the Google Slides, also the video, so that you can access it. Okay, so ayan siya. Dito sa Google Slides, you are going to download this one. Yan, Microsoft PowerPoint PPTX. Okay? So, yan. So, pag dinownload nyo na siya, so it's here already, I'll just open. Okay, wait. Ayan. Okay. So, ayan. Tapos, what else ang gagawin dito? So, basahin lang tong instructions. So, maikli lang siya kasi mabilis lang naman mag-insert tsaka mag-modify. So, ayan, save also the video. So, paano i-save yung video? Pwede kang mag-play muna. O, wala pala siyang audio pero mahaba siya. Mga hanggang 27 seconds siya. Okay, so pwede mo i-right click. O, teka, pause ko lang siya. Ayan. Right click dito banda sa... Ayan, basta pagka right click nyo, ganyan ang itsura niya. Save video as. Yon, save video as. Okay, para ma-save nyo siya. Ayun. So, ito siya, na-save ko na siya kanina, butterfly. Ayan, save nyo lang. So, once you have opened this one, let's proceed to the instruction. Ang sabi dito, on slide number 2, we just enlarge this. On slide number 2, insert our example video file. So, this is the slide number 2 and we're going to insert the video. Ayan, insert and video. This device, sa mismong computer kasi na-download mo na yung video dyan. Locate kung nasan siya. So, ito siya. Yan, butterfly. Then, insert. Okay. Next, I resize the video so it fits next to the text box. So, X ko lang tong design ideas. I-resize mo siya using the corner handles. Corner sizing handles. Yan. Para fit naman siya. Okay. Pagka-resize, apply a style of your choice. So, click the video under video format. Nandito yung video styles. Pili ka lang dyan na styles na gusto mo. Okay, any style will do. Then, trim the video. Starting time is 17.5. Ending is 25. That is in seconds. So, trim the video. Nandito yan sa playback. Tapos, trim video. So, ayan. Ang starting time, pwede ka mag-type dito. So, 0017.5. Ayun. Tapos, ito, 0025. Ayan yun. 17.5 to 25. Then, click OK. Pagka-okay, pagka-okay niya, ganyan na magiging, ano nyo, poster, ano niya, thumbnail niya. Kasi, nag-crop ka na yun, nag-trim. Next, add a bookmark somewhere in the middle of your video. So, go to your video, dito sa timeline, pumindot ka lang somewhere in the middle. And then, dyan sa playback, at nandito ang bookmark. Click mo lang yung add bookmark. So, may lalabas na dilaw dyan. Ay, may lalabas na dilaw. Okay? So, yan. Siyempre, pag in-click mo, mawawala yun. Pero pag in-click mo, may bilog na siya. Okay, hindi nga na dilaw. Kasi pag didilaw lang yan, kapag nakaselect yun. Okay, so, para saan ba ang bookmark? So, mabilis siya. Ah, actually, kung gusto mo mag-jump sa part ng video, ayun. Para mas mabilis. No? So, ayan. Then, ayan na. You are going to save this file as... Hindi tayo screenshot ngayon. Kailangan actual file. Because I need to see whether na-apply niyo yung mga pinapa-apply ko. H07 underscore surname. Your surname and then your first name. Okay, save nyo lang to a location na madali nyong mahanap. Okay, in this case, save ko lang siya dito sa downloads. Okay, so pag ayan na, nandyan na siya, what you're going to do is to
turn in dito sa issue 7 at i-attach nyo yung mismong presentation, yung mismong PowerPoint. Ganon. Ay, para pag chinek ko siya, from there, ma-view ko kung na-apply nyo yung mga pina-apply ko. So, dapat nakapag-insert ng video sa slide number 2, na i-resize yung video, nakapaglagay ng video style, nakapag-trim, ayan, at nakapaglagay ng bookmark. Okay? So, ayan. Preferably sa, ito rin sana sa PowerPoint nyo siya magawa, no? Pero, yun nga, kung walang-wala talaga, may mga bagay-bagay kayong masasacrifice talaga kung sa Google Slides kayo gagawa. Kasi, wala eh. Okay? So, ayan. Tingnan naman natin sa Google Slides kung paano. So, dito sa slide number 2, dyan ka mag-insert ng video. Nandiyan yung insert, then video. Tapos, saan ba siya ilalagay? From your... maganda na rin pagka-download nyo, i-upload nyo sa Google Drive nyo. Para doon nyo na lang kunin yung video. So, ayan. Nandito siya sa drive ko. Or pwedeng... Hindi nyo ma-URL eh. So, sa drive talaga. Upload nyo muna siya sa Google Drive nyo. Yan. Butterfly and then select. Yan. Andiyan na siya. So, i-resize muna to. Yan. Resize. Tapos medyo i-gitna natin. Tapos, apply a video style. O, walang video style dito, obviously. Pero, pwede mo namang... Pwede ka namang mag-ano dito. Mag-customize. Okay, lagyan natin ng... Ayan. Shadow. Yan ang pinaka-ano niya. Paglaruan nyo lang to. Okay. So, ayan. Pwede ka rin actually maglagay ng border dito. Nasaan na nga ba yung border? Nakita ko siya. Ito, borders. Ayan, pwede ka maglagay ng border. Nasa format yan. Wait, pwede mong kapalan. Para mukha siyang naka-frame. Okay, so ganyan. yan yung pinaka-styling na magagawa nyo dyan. Next, trim. Okay, 17 to 25. Pag kinlik mo yan, lalabas tong format options. Kung wala, nandito lang yan, format options. Tapos dito yung starting. Wala ditong 0.5. 17 lang talaga. Up to 25. So, ayan na. 17 up to 25. Yan yung trim. Then, ang bookmark, wala rin. Wala rin bookmark dito. So, ayun. Yun ang masasacrifice nyo kapag dito kayo naggawa. Kasi walang bookmark dito sa video feature ng Google Slides. Okay? So, ayan. Ayun. Pero, yun nga, kung walang-wala talaga kayo, isa kayo sa mga talagang walang-walang kaya sa buhay na ma-provide ng laptop na may office, eh, wala tayong magagawa doon. Di na ako kumipersa. Okay? So, ayan. So, ayan. Ayan na. Yan ang mismong i-ano nyo. Ito turn in nyo. Okay, hindi nyo na kailangan i-download to kasi naka-Google Slides naman to. Pwede na yung i-turn in. Okay. So, ayun. Ganun. Ganun gawin ang exercise para sa hands-on 7. Okay, next naman, pag-aralan natin yung inserting audio. Just like video, it adds effect sa presentation mo kapag may mga background music, mga ganyan, may narration. Okay, to insert an audio sa insert tab lagi. Gamitin nyo yung example MP3 dito. Okay, kasi pinoprovide naman na kayo. So, ayan, insert tab, audio, and then audio on my PC. Kasi gagamitin mo ngayon sample audio, tapos da-download mo siya sa PC mo, diba? So, locate the audio file and then insert. Yan, minden something, yung title ng audio. The audio file will be added on slide. Ganito yung itsura niya. Yan, speaker. Pwede ka rin mag-record ng own video mo. Paano yun? If you want to have narrations, di ba? So, just make sure may microphone ka. Okay, para may recorder. So, yan. Paano ginagawa yun? Sa insert tab, merong record audio. Under ng audio. And then, pag kinlik mo yan, magpapasuggest ng name. Then, click mo yung record.
Click mo lang yung stop kung gusto mo na mag-stop. Click mo yung play kung gusto mong i-preview. Okay? So, ganyan. Ayan. And then, click okay. And it will be inserted to the slide. Kaso, hindi nga lang pangit, yun nga, pangit yung ano, recorder nila dito. Hindi maganda yung quality ng voice. So, ito, working with audio, preview an audio file, just click the play or pause button para ma-preview mo. Parang video lang din, oh. And then, click anywhere in the timeline para makapag-advance ka. To remove the audio file, or to move it rather, click mo lang siya, then move mo siya. Click and drag. To delete, click mo yung audio and then from your keyboard, backspace or delete button. Now, we'll go to the editing audio. So, dito pwede ka makapag-trim, makapag-add ulit ng bookmarks, fade in, fade out. So, yan. To trim an audio, sa playback button, so, parang video din siya, no? May additional ka na tabs dito, format and playback. Under playback, nandiyan yung trim. So, sa trim, ayan, red is the starting time. Green is the starting time and then red is the ending time. Pwede ka rin mag-type dito, just sa start saka sa end. Ayan, click play to preview. Okay? To add fade in and fade out. Ito, ang fade in and fade out dito ay yung mahina muna yung audio bago mo siya marinig. Yun yung fade in. And then, pahina siya ng pahina hanggang sa wala ka na marinig. Yun yung fade out. No? Bakit ginagawa yon sa audio? Para hindi bonggang pak. Pasok agad yung audio. Ang sakit, nakakagulat, no? Parang smooth yung ano niya. Pagpasok at paglabas. Okay, so sa playback button, merong fade in and fade out ton. So, ito yan. Ina-adjust lang yung arrows ng up and down. Pwede ka na mag-type dyan. To adjust the times. Kung ilang seconds, yan, mag fade in or fade out. Yan. To add a bookmark, kagaya ng video, kailangan click ka muna anywhere on the timeline kung saan mo gusto mong decide na lagyan ng bookmark. Then under playback button, meron dyang add bookmark. Then yan. Nandiyan na naman ulit yung bilog, no? So yan. Ginagamit ang bookmark talaga if you want to quickly jump to a specific location. Ano ba yung ibang audio options? Syempre, meron tayong volume. May start. Kung automatically ulit or when mouse is clicked. Hide during shows. Play across slides. Ibig sabihin yung audio mo, kahit lumampas ka na ng slides, nandun pa rin siya. Yan, maganda ito gamitin sa mga background music. Loop until stop, saka rewind after playing. Pwede mo rin change yung icon. Diba speaker icon siya by default, pero pwede mo siyang change. Paano? Click mo syempre yung speaker icon, and then from the format tab, meron siyang change picture. Okay, pwede ka gumamit ng pictures. Pwedeng sa file mo, kung may picture ka dyan, kasi maliit lang yun, ha? Kasi icon nga siya. Pwede rin Bing Image Search or your OneDrive. So, pag gumamit ka ng Bing Image Search, so yan, tatype mo lang yung kung ano gusto mong hanapin na picture. Tapos yan, sa-select ka lang dyan. Then click Insert. So, mababago na siya. Diba? Okay, now let's do the hands-on number 8. So, ayan. Sa hands-on number 8, dalawa ulit file ang provided sa inyo. Yung template at yung audio. So, pareho nyong da-download ito. Okay? Uy, wow! So, yeah. Okay? So, yan. Pause natin. Sandali. Okay. So, ito. Ito yung slide. Pwede nyo i-download Microsoft PowerPoint. Tapos, yung audio file, paano nga ba siya dina-download? Right-click nyo lang yan. Then, save it as... Teka. Okay. So, automatic pala. Ay, wait. Nasa na yun? Ito pala. Joke, wala. Wala dito. Bakit nga ba? Hanap tayo ng ibang ways para ma-download sa kanya. Kung open in a new window, ganito pa rin. Pero ito, pwedeng... hindi. Hindi nga na. Ay, ito pala. Ayun. So, ito, sa taas. Tingin kung saan. So, paano? Paano ulit gagawin? I-click yung... Ito. Click yan. Tapos, sa open with,
not open with. Dito pala sa ano, barbecue button. Yan, sa taas. Open in a new window. Yan, para lumabas tong, yan, download. Yon, okay, para ma-download mo siya. Yan, ganun. Open in a new window hanggang sa lumabas ito, tong icon ng download. Okay, so let's say na-download mo na. Okay, si slide sa kayong audio, i-open natin siya. Let's open. Dalawa na yung audio ko dito. Yung template muna ng audio. So, ayan. So, let's read the instructions kung paano siya i-accomplish. Ayan, HO8. So, slide number 3. Insert daw the audio file. Okay. Slide number 3. Ito ang slide number 3. Then, insert audio on my PC kasi dinownload mo na siya. Okay, let's just go at ayan, yan siya. Minden. Okay, ayan na siya. And then, what you're gonna do is to move it to the bottom left corner of the slide. So, move nyo lang to the bottom left corner. Yan, nandiyan ang bottom left. Okay, then up next, trim the audio. Start time is 15 seconds. End time is 55 seconds. So, trim. Nasaan ang trim? Ito. Under playback. Nandiyan yung trim. So, 15. Saka 55, no? 00, 55. Colon. 00, colon, 55. Ayan. Yan. Yung portion lang na yan. Then, click OK. Tapos, ano pa bang pinagawa dito? Fade duration 2 sa fade in, 8 sa fade out. Okay, fade in, fade out ito. So, tingnan natin. Patingin nga ulit. Ano yung itsura nun? 200 tapos 800. Okay. 200 then 02 tapos 0800. Okay, so yan, may fade in and fade out na tayo. Okay? Then, next naman, ay ano na ba? Change the icon to an online picture of your choice. Okay. So, icon, dapat nakaklik sa speaker, tapos sa format tab, format. Ito, audio format. And then, change picture. Pwede na tayong gumamit ng online pictures. Para hahanap tayo dito sa Bing ng music notes. Notes. And then hit enter. Hanap tayo ng notes. Yan. Pili lang kayo and then insert. Yan. Napalitan na siya, di ba? May licensing. Okay. So, yan. Napalitan na notes. And optional, you can play the slideshow from the beginning to test the audio. Okay. So, play the slideshow from the beginning. Ito yan. Okay, so ayan. Tapos, we'll just click next. And, ito na. Ayun. Ang tagal kasi. Ngayon pa lang siya tumunog. Okay. So, ayun. Yun lang nga ba? Wait. Ay, may nakalimutan tayo. Before pala nung change icon, meron ditong start automatically and play across slides. So, yun. Teka, gawin natin yun. Where's the third? Ito. Yan, under playback. Dito yung start automatically. Then, check nyo lang tong play across slides. Okay, sigurahin natin. Play tayo from the beginning of the slide. Tapos punta lang dito. Ah, so ayun, di ba? So you see? So ganun po. Ayan. Yan ang mga ginawa natin. Okay. Now you will save this file as HO8 underscore your surname and then your first name. Yan, lagay nyo lang sa
location sa inyong computer na madali nyong mahanap. Okay? So, ayan. And then, sa turn in button, yung mismong file na ang i-upload nyo dito. Okay? Ayan. Now, paano naman sa walang-wala talaga? Yung super walang-wala talaga, no? Walang magagamit. Nakawala tayong ibang other options. Kundi ito. Kaso yun nga, you will be sacrificing the other, ano, the other procedures. So, sige. Gawin pa rin natin. Okay. So, yung audio, dapat i-upload nyo sa drive ulit. Ganon. And upload nyo sa drive. Paano mag-upload? Basta i-upload nyo sa drive. Marunong naman na siguro kayo mag-upload ng, you know, mga items sa drive, Google Drive ninyo. So, dun sa My Drive mo, pag nahanap mo na siya, yan, select mo lang siya. Okay, then what did we do here? Minove natin siya sa bottom, no? Okay, tapos, let's see. Walang trim. Okay, wala siyang trim and fade in and fade out. Ito yung masasacrifice nyo. Pero, meron naman siyang start automatically. Ayan. Tapos, play across slides. Ibig sabihin, uncheck mo tong stop when slide change. Yun, ganon. Siguro medyo i-adjust natin to. Okay. Tapos, meron din naman siyang change picture icon. Dito sa replace image sa may taas. And you can search the web for music notes. Okay, search and then replace. Tapos yan, mapapalitan na siya. Diba? Then, play from the beginning to ano nga daw, to check. So, pwede kang mag-present. Yan. Yon. Okay. Yan. Okay, so yon. Ganun. Yan, and then, ito na mismo ang ita-turn in nyo. Yung turn in dyan, sa taas yan mapupunta. Okay, so, yan. Ganyan na po. Okay, so, yan yung kung paano siya gawin. Okay, so, hopefully nakatulong itong video lesson na ito. Kung paano nga ba ginagawa yung pag-insert ng video at pag-insert ng audio sa PowerPoint presentation. So, have a great day and mag-ingat tayo para pareho. Bye!